ang selos po ay isang karamdaman. Isang sakit na hindi physical, pero ang kalimitang inaatake nito ay ang isip. At yung pagsiselos, alam nyo, kalimitan sa aming mga lalaki, ano? Kaya kami nagiging siloso, pero hindi naman lahat, ha? Kaya kami nagiging siloso dahil takot kami sa sarili naming multo. Welcome back to my channel, mga kabinis to me. Ayan, makikita nyo, summer na. At talagang makikita nyo mga puno, walang dahon, ubos. At wala na rin snow. So, yun. Magandang weather, nasa 20 degree po tayo ngayon. At syempre, isa na namang topic ang ating handog sa araw na ito. At syempre, kung bago kayo sa aking channel, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na, kasi ang katabi nyo, nakasubscribe na yan. Click ang bell button para updated kayo sa mga susunod kong video. At ang topic po natin ay ito po ay matindi pa po ito sa, ano, sa lahat ng virus. Kasi napakatindi talaga po ito. Kasi ito po ay tatawagin natin selos virus. Yun po. So mga kabinis to me, alam po ninyo, ang selos po ay isang karamdaman. Isang sakit na hindi physical, pero ang kalimitang inaatake nito ay ang isip. Yun. Hindi pa ano, mga kabinis to me. Ngayon po, yun po ang ating topic. It's all about selos. Ang selos po ay ayaw nating maramdaman lahat. Pero ang masakit nito, hindi natin siya kayang pigilan eh. Yun ang matindi nun eh. Kasi pag selos ang pinairal eh, talagang maraming mangyayari, maraming magaganap. Ang kaya natin. Ang problema ay deep inside mga kabinis to me, talaga namang ang sakit, matindi. Simulan na natin mga kabinis to me, kung saan ba natin nakukuha yung selos at anong dahilan ng pagsiselos at kung paano natin maiwasan ang pagsiselos. Yan po mga kabinis to me, ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw na ito. Paano maiwasan ang selos? At syempre, ito'y mas matindi pa nga sa lahat ng virus. Ito yung selos virus, o sa Tagalog ay ito'y panibugho. Sabi nga ni Idol, isa na itong matinding panibugho. Matinding panibugho na to! Anong panibugho? Selos! In English, jealousy! In English, jealousy! Yun no? So mga kaminis to me, alam po ba nyo na ang mga nararamdaman natin pag tayo nagseselos, ayan ay may tatlong na pinagmumulan ng selos. Yun nga yung takot, galit, at inggit. Yan, yung tatlong yan. So, sa English, fear, anger, insecurity. Yan. Fear or takot. Natatakot tayo, kaya tayo nagsiselos. Natatakot tayo dahil baka tayo pagpalit. Yun. Kaya tayo, natatakot. Kasunod nun, siyempre magagalit tayo. So galit, yung anger nga, yun ang ikalwa. At bakit tayo nagagalit? Dahil tayo ay nai-insecure or naiinggit. So, for example, ang girlfriend na may jowa ako, no? Yung jowa ko ngayon ay may kakilala. Matagal na silang magkakilala, tapos mas magandang lalaki siya sa akin. So, paano masabi? Nai-insecure na ako noon. Kumbaga, for example, bago pa lang kami nung aking jowa, tapos biglang may nakita nga siyang kakilala, tapos pakakaramdam ka ng selos kasi parang ang lalim ng pinagsamahan nila. So yun, so doon papasok yung yung takot na maagaw sa akin, yung sumunod doon yung galit, at saka yung bakit ako nagalit, dahil na-insecure ako, dahil lang
Siguro mas magandang lalaki sa akin yung kasama niya. Totoo. Nagseselos ako. Paano natin maiwasan ang selos? Yan. Ibibigay ko sa inyo ang mga paraan para paano natin maiwasan. Una, siyempre, ay ang self-confidence. Yan. Yan ang kailangan meron tayo. Nakita nating mas maganda or mas gwapo yung pinagseselosan natin. Kailangan isipin natin na mas gwapo o mas maganda tayo doon. Dahil sa totoo lang, ikaw ang pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Isipin ko naman, ako naman ay mas makisig ako dyan, mas matikas ako dyan. Yun. Yun yung aking ilagay natin sa isip. Diba? Yung self-confidence. Yan. At ang sumunod siyempre dyan, kailangan meron tayong lakas ng loob o fighting spirit. Yun eh. So, parang kasama na rin yan ng sa self-confidence. Kailangan malakas ang loob natin na isipin natin na masigit tayo sa kanila. Masigit tayo sa kanya. Mas guwapo tayo sa kanya. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Mas maganda ka sa kanya. Yun ang ating iisipin. So, kailangan tayo ay may fighting spirit. Hindi porke, halimbawa, mayaman or ano, hindi pwedeng magsasawalang bahala na lang tayo. Ipakita natin na kahit siya ay mayaman or ano, kailangan tayo, pakita natin na mas matindi tayo, di ba? Pre, ang ikatlo, tanggalin natin ang insecurity. Kasi kung maiinggit tayo, kumbaga lalo nung pinaliliit ang pagtingin mo sa sarili mo, tanggalin mo yung inggit, tanggalin mo. Kasi hindi maganda yan. Pagka nainggit ka, ibig sabihin, mas higit sa'yo. Tanggalin mo yung insecurity para mawala yung selos na yun. Kasi pagka niisip mo, uy, mas maganda lalaki sa akin yun. Mas magandang babae sa iyo yun. Aba, hindi, mangyayari. Yun yung matinding panibugo na yung selos na. Mumumuo yun, mumumuo. Magiging selos. Totoo nun. Nagseselos ako. Ika-apat, ay siyempre, dapat alamin mo yung worth mo. Yung halaga mo. Huwag mong ibaba yung sarili mo. Pakikita mo, ay mahalaga ka. Kumbaga, aba, ay wala siyang mahanap na kagaya mo. Kumbaga, sabihin natin na may kakayanan kang talagang, halimbawa, magaling kang magluto, hindi siya makakahanap ng kagaya mo. So, yun, may isip niya na napakahalaga mo kapag pinagpalit ka niya. So, yun, kailangan alam mo yung halaga mo, yung worth mo. Yun. Siyempre, tanggalin mo yung over-conscious. Pinairal mo yun, ay talaga namang magsiselos ka na naman kasi maiisip mo, nakukonsyus ka, halimbawa sa buhok mo, ganun. Halimbawa sa dahil sa estado ng iyong buhay. So tanggalin mo yung mga ganung nakukonsyus ka sa sarili mo. Dapat hindi ganun. Kasi umaangat yung pagsiselos mo lalo. Dapat huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa iba. Be yourself. Kumbaga, maging komportable ka sa iyong sarili. Kumbaga, kung ano ka. Kasi hindi naman kayo magiging magjowa kung hindi niya nagustuhan ang iyong pagkatao. So dapat, huwag mo ikukumpara sa iba. Kasi si ganito ay si ganyan ay mayaman or mas maganda lalaki, mas magandang babae. Mali yun, mali. Dapat tanggalin mo sa mindset mo yan. Yan yung mga mindset na mali. Dapat ay maging proud ka sa iyong sarili. Diba ako? Kahit ako ganito eh, proud ako sa akin sarili. Kumbaga, lagi ko iniisip, eto ako, ako, may advantage ako sa kanila. Yun lagi na itinatanim ko sa isip ko. So, ganun dapat din ang maging mindset nyo. Masigit tayo sa kanila. Kaya, para ma-overcome natin yung mga selos-selos na yan. At saka dapat, tayo ay may tiwala sa ating sarili. Yun. At may tiwala tayo sa ating karelasyon. At yung pagsiselos, alam nyo, yun nga, palimitan sa aming mga lalaki, kaya kami nagiging siloso, pero hindi naman lahat na. Kaya kami nagiging siloso dahil takot kami sa sarili naming multo. yun eh. Kumbaga, yung ginagawa ako, ibinabato ko, ibinabalik ko sa iba na hindi naman niya ginagawa. Kumbaga, takot nga sa sariling multo. Eh yung iba naman ay tamang hinala, pero tama ang hinala. Yun, matindi dun eh.
kaysa mga selos-selos na ganyan. Sa totoo lang, normal lang naman talaga ang magselos. Normal lang ang magselos dahil, siyempre, dahil kaya tayo nagseselos dahil mahal natin yung tao at ayaw natin mapunta sa iba. Siyempre, kumbaga tayo, mahal na natin yun eh. Kaya nga tayo nagseselos dahil kaya na nasabi ko, tiwala sa ating sarili, pagka meron tayo niyan, at dapat mag-isip kayo ng pagkakaabalahan para talagang matanggal na at mawala yung selos. Kasi pagka ano kayo, ang pinagkakaabalahan nyo, social media, siyempre kung minomonitor nyo ang galaw ng bawat isa, talagang aatakihin kayo ng selos dyan. So dapat, minimize lang kayo sa pagsa-social media kasi doon nagsisimula, yung mga selos-selos eh, kasi sa mga pinopost ng bawat isa. So yun, nagkakameron ng selusan. Diba? At yun mga kabinis to me, at sana po ay may napulot kayong kaunting kalaman. Ano? At sana po ay mag-comment po kayo sa baba ng video ito kung anong mga nais nyong ating talakayin. At malay nyo, may nais kayong ipagawa sa akin. Matsala po ng marami sa lahat po na sumusuporta. At syempre, paki-like and share po ng ating video ito. At syempre, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, mag-subscribe na at i-click ang bell button para updated kayo sa mga susunod kong video. Shoutout kay Sis Angelica Tolentino at ang YouTube channel niya ay ang AGTV. Yan. Suportahan po natin ang channel ng aking kasis. Ayun. Salut Sis Tola Chloe TV. Yan. Ang aking isang tropa rin dito sa... Pero hindi pa kami nakikita. Nagkakilala lang kami sa pag-YouTube. So tol, yan. Kita mo ha, sinoutout ko yung channel mo. Supportahan po natin, Chloe TV. At syempre, isa-shoutout ko na rin yung channel ng aking kapatid, Papong TV. Yan, talaga naman pong nagbibigay din siya ng mga advice. Napakahusay niya po at para siyang isang newscaster. Napakatindi niya si tol Papong TV. Yan po, ilalagay ko po ang mga link nila dyan para mapasyalan nyo rin ang kanilang mga channel. Siyempre si Ma'am Rosalie Galicia. Yan Ma'am. Matsala po sa suporta. Ingat po kayo. At yon. At siyempre sa aking mga utol, kina Tol Pretol Bingbong Aguila, Pretol Andres Dimillo, Tol Edwin Hernandez. Mga utol, salamat sa pagsuporta. Ingat kayo dyan. Ingat. Kung nasaan man kayo. Ingat kayo dyan sa Chaong. Ingat kayo sa US at saka sa Israel. So, yon. At syempre, abangan nyo po yung aking mga mukbang at saka ibang vlog. Kasi, natatakot din akong tumaba na naman eh. Medyo lumulubo na naman yung pising ko. Kamu mukbang. At yon. Hanggang sa muli, I'm Mabu. It's Tol Leihud. Be nice to me. You know.